kung ano diyan, wala na akong responsibilidad diyan. Sinabi mo, kayo na lahat. O, di kayo, di bahala kayo, di ba't ako isasama, di ba? Nagla-live lang ako kasi nagkakakwento kami makina. Hi ka, hi, hi. Kakakwento lang kami makina. Nagtatawanan lang kami. Yun lang. Well, ito sana i-discuss ko yung ano, no? Yung mga possibility na tatlo. Meron din tayong ano, theories of educational taxonomy, yung ginagamit sa mga lesson plan ng mga teachers, most specifically sa elementary and junior high. Yun yung cognitive, affective, at saka psychomotor. So like na na-discover ni Bloom, ni Edward Bloom. So like yung tatlong klase ng possibility, meron tayong lagi nakakalimutan. Kasi yung iba, puro utak lang. Wala silang emotional consideration o yung circumstantial na tinatawag. So, yun. Karamihan kasi ngayon, pag magaling ka mag-program, code lang ng code. Basta alam mo yung ginagawa mo, tsaka nagagawa mo, na-encode mo, napoprogram mo, ayos na. So, that's only 2/3. Yung 1/3 na nawawala o yung 33.33%, kung wala kang emotional connection sa ginagawa mo, hindi mo makikita yung ano tawag dito, yung longer o yung hindi mo siya ma-forecast ng maayos. Hindi mo makikita yung long term at saka win-win situation. So yun lang minsan kasi yung educational taxonomy niya, kung hindi ka naman nag-educ, hindi mo naman pag-aaralan yan eh. Actually, si Pope Francis, di ba, nung bumisita siya sa Pilipinas 6 years ago, sinabi niya, think well, feel well, and do well. Yun, educational taxonomy. Hindi pwedeng dalawa lang doon sa tatlo. Kailangan yung tatlo buo o isa lang doon sa tatlo. Hindi pwedeng ganun. Saan ka nakakita ng buo na 2/3 lang? Kalokohan yun. Di ba? So, habang tumatanda ka naman eh, na ano mo naman yan. So, yun lang. Kasi minsan hindi natin nakikita yung ano ng mga decision makers eh. Di ba? Minsan kapag ka may access ka dun sa information na yun, tapos hindi naman maintindihan ng iba, eh ganun talaga. Kasi hindi nila nakikita. Di ba? Hindi nila nakikita. Tapos, yun na nga, ang tendency, aalis ka. Looking for not only greener pasture, but yung subjective yun eh, yung magkakaroon ka ng magaan na pakiramdam. Well, hindi ka naman gagaling kung hindi mo naranasan yung mabibigat ng pakiramdam. It's not only the money, it's yung appreciation sa'yo, yun ang pinaka nakakatuwa. Parang yun na lang yung thank you sa'yo ng mga tao. Yun kasi minsan, puro utak tayo eh. Minsan, puro pakiramdam lang. Hindi pwede. Dapat sabay. Yon. Hindi pwedeng puro utak lang. Hindi pwedeng puro damdamin lang. Hindi pwedeng puro gawa lang. Kailangan yung tatlo. So, yun lang. Na-apply ko lang yung mga itinuro ni Sir Mar sa akin nung araw pag gumagawa ng lesson plan. Actually, sa college, saka sa higher studies, hindi na kailangan ng lesson plan. Pero kung talagang willing ka magturo, kung nagtuturo ka, kailangan nakikita sa'yo yung tatlo na yan. Hindi pwedeng isa lang sa tatlo o dalawa lang doon sa tatlo. Kailangan yung tatlo nakikita sa'yo. Yun yung mga bagay na dapat second nature sa'yo. Dahil marami naman ngayon na nagtuturo lang, yun ang masakit dun eh. Gusto lang mag-part-time kasi part-time. O oras lang yung ano mo, turo mo. Pagkatapos nun, wala na. Pero yung talagang ano ka magturo, wala. Karamihan ang gusto magturo ng computer ngayon, yun lang.
gusto lang nila ng pera, sweldo, lalo na pag part-time. Bibira talaga yung may concern at pagmamahal sa pagtuturo eh. Kasi ano rin yan eh, passion, di ba? Makita mo yung mga tinuturuan mo na maging successful. Kumbaga yun na yung pinaka-thank you mo, pinaka-consuelo mo, kahit wala ka naman nakuhang pera sa kanila. Makita mo lang silang ayos. Yun yung masarap sa pakiramdam na mahirap i-describe sa mga taong wala talagang concern magpunta ng academe para gawin yung academe. Sabi, kasi sa kanila, puro pera lang eh. Trabaho lang yan. Kumita ako, ayos lang yan. Sabi, basta may trabaho yung dati kong estudyante. Kasi kung gusto mo silang turuan, tuturuan mo sila pa paano umangat sa buhay din. Kumbaga yung tinuturo mo sa kanila, yun din yung pwede nilang magamit para makaangat sa buhay. Yun ang maganda rin eh. Hindi lang yung basta natuturoan mo, tsaka natuturoan mo silang huwag sumuko. Kasi minsan, dahil mga bata nga yan, eh may tendency sumuko yan. So kung magaguide mo yan na lumaban sa mga sitwasyon na mahirap, eh matututunan din. Yun nga, importante dapat matutunan nila sa buhay. Kasi hindi sila dadaan na, hindi pagdadaanan na mahirap. Dadaan at dadaan sila dyan. So yun yung dapat maturuan mo sila. Lalo na yung mga nag-working student, kailangan maintindihan mo rin yun. Hindi pwedeng hindi. Swerte na lang ako dahil may mga kaklase akong working student. So nakita ko yun. Paano yung hindi, di ba? So yun lang, sa-charge ko lang muna, siguro mamaya ng gabi, tuloy natin tong Philippine Electric Code, matatapos na eh.